Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Narito na ang headlines ngayong Webes, April 23, 2020 para sa IC Balita Nationwide panghapon. Bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong daigdig, umakyat na sa 184,000. 500 Pinoy isasabak sa Solidarity Trial of Drugs laban sa coronavirus. Mga pasyenteng ginamitan ng blood plasma, nakikitaan na ng improvement ayon sa Philippine General Hospital. Pagpasok ng mga barko ng China sa mga karagatang sakop ng Antique kahit may community quarantine, kinwestiyon. Samantala, banal na buwan ng Ramadan, magsisimula na bukas. 6 na hininalang miyembro ng Abu Sayyaf Group o ASG patay sa engkwentro sa Sulu. Balita sa Ibayong Dagat, imported coronavirus cases sa China, sumadsad. Sa balitang sports, Manny Pacquiao handang sagupain si American WBO champion Terence Crawford. Sa health news, ang pag-inom ng alak, nakababawas daw sa panganib ng pagkakaroon ng bato sa abdo. Ayon yan sa mga eksperto. At sa showbiz, buhay ni Whitney Houston, isa sa pelikula. IZ Balita Nationwide. Magandang hapon, sa ngalan po ni Mayor Mon Ilagan, ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Ngayon sa detalye ng mga balita, pumapalo na sa mahigit 184,000 ang bilang ng mga nangamatay sa buong mundo dahil sa COVID-19. Naitala na sa kabuuan ang mahigit na 2.6 na milyong kumpirmadong kaso ng nasabing virus at mula rito ay nasa mahigit 717,000 na ang gumaling. Nananatili naman ng Amerika ang mayroong pinakamaraming kaso ng sakit na umabot na sa halos 900,000 samantalang ang death toll ay nasa mahigit 47,000 na. Samantala, sinispindi ni U.S. President Donald Trump ang immigration o pagbibigay ng permanent residency sa mga dayuhan sa Amerika. Ayon kay Trump, inilabas niya ang executive order para sa proteksyon ng mga Amerikano sa harap ng COVID-19 pandemic. Layunan niya nito na tiyaking lahat ng trabaho ay mapupunta sa mga lehitimong Amerikano sa sandaling magbukas na ang kanilang ekonomiya. Maliban dito, makatitiyak rin niya ang kanyang mga kababayan ng lahat ng healthcare resources ay mapupunta sa kanila sa panahong ito ng pandemic. Ang EEO ay magtatagal ng 60 araw subalit maaari umano itong palawigin kung kinakailangan. 500 pasyente naman ang unang isasabak ng Pilipinas sa Solidarity Trial of Drugs laban sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, ang trial na gagawin sa 20 ospital sa bansa ay posibleng simulan bukas kapag nakumpleto na ang documentary requirements. Sinabi pa ni Dr. Berhere, nagagamitin muna ng bansa kung anong mayroong stocks na gamot sa Pilipinas at papalitan na lamang pagdating ng shipment galing sa WHO o World Health Organization. Samantala, dahil sa ipatutupad na adopted protocol, ipinabatid ni Berhere na ang bilang ng mga pasyente at panahon ng trial ay maaaring palawigin. Pinangungunahan ng WHO ang nasabing trial para makahanap ng gamot laban sa COVID-19 habang pinag-aaralan kung ligtas at epektibo ang apat na iba pang gamot kontra sa nasabing virus. Nakahanda na rin ang Department of Health sa mga sakit sa pagsapit ng tag-ulan lalo na kung mayroong bagyo habang patuloy ang kampanya kontra COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na pinaghahanda rin nila ang mga lokal o local government units hinggil sa non-COVID services pathway.
ituan niya yung mga sakit o ibang services na dapat ialok ng healthcare sa kabila ng krisis sa COVID-19 tulad ng dengue. Ang Public Health Services Team ng DOH ang nakatoka sa pagtiyak na ang mga sakit sa panahon ng tagulan ay hindi magiging pabigat sa healthcare system ng bansa. 8 minuto magkalipas ang alas 4, nakikita na raw ng improvement ang mga pasyenteng ginamitan ng blood plasma mula sa mga nakarecover o gumaling sa COVID-19. Ipinabati dito ni PGH Director Dr. Gerardo Legazpi matapos bumubuti na ang kondisyon ng 2 sa 5 pasyente na subailalim sa blood plasma therapy simula nung nakalipas na linggo. Samantalang ang 2 pa-anyang pasyente ay hindi naman lumala pa ang kondisyon, subalit ang isa ay namatay na dahil sa pre-existing condition nito. Sinabi ni Legazpi na kontento naman sila sa resulta ng paggamit sa blood plasma. Magsisimula na ang banal buwan ng Ramadan sa hating gabi ng Abril 24. Ibinasi ang pagsisimula ng Ramadan sa isinagawang moon sighting ng Bangsamoro Regional Darup Ipta. Ang Ramadan, ang 9 na buwan sa Islamic calendar na inoobserbahan ng mga kapatid na Muslim bilang kapagunita sa first revelation ng Quran kay Propeta Muhammad. Itinuturing itong pinakabanal na buwan sa Islamic calendar kung saan ito inoobserbahan ang pagdarasal, fasting at pag-iwas sa mga makasalanang gawain. Kaugnayan nga, nakikisa naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kababayan nating Muslim sa pagsisimula ng Holy Month of Ramadan bukas, April 24. Sa kanyang mensahe, inimog ng Pangulo ang mga Muslim community na isulong ang buhay na may kabanalan kasabay ng pag-asang ang debosyon at sakripisyo ng mga ito ay makatutulong sa pagbuo ng pagkakaisa sa kanilang kapwa-tao. Sinabi pa ng Pangulo na tiwala siyang magiging daan ang Ramadan para magkaroon ng kapayapaan ng lahat sa gitna na rin ng hamong kinakaharap kada araw. Patay ang 6 na hininalang miyembro ng Abu Sayyaf Group habang sugatan naman ang 8 sundalo sa sagupaan ng magkabilang panig sa Patikul, Sulu. Ayon kay Major Arvin Encinas, spokesman ng Western Mindanao Command, nagsasagawa ng combat operations ang tropa ng 45th Infantry Battalion nang makainkwentro ang isang grupo ng mga bandido sa Barangay Lati. Na-recover ang 13 ng mga terorista na kinilalang sina Guro Khalid, Udal Muhammadar, Said at isang Buddha. Kagad namang isinugod ang mga sugatang sundalo sa Camp Navarro General Hospital. Alas 4:11:15 segundo, samantala, gobyerno pondohan na lang daw ang research and development program kaysa paglaanan ng reward sa makakatuklas ng lunas sa COVID-19. Detalyan mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Bakit daw hindi mamuhuna ng gobyerno sa research and development? Ito ang kwestiyon ni Senator Panfilo Lacson matapos na mag-alok pa si Pangulong Duterte ng hanggang 10 milyong pisong pabuya sa makatutuklas ng lunas o bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Senator Lacson, taon-taon ay 0.4% lang ng ating taonang national budget na nakalaan sa mga research and development programs. Ito rin ang dahilan kaya't napag-iwanan na ang Pilipinas ng ibang bansa. Kung itatas ito sa 1% hanggang 2% ng national budget, malaking na raw ang maitutulong nito. Dati nang sinabi ni Lacson na kailangan pagbutihin ng bansa ang science and technology at magagawa ito kapag may pondo para sa research. Critical daw ito sa mga programa ng pamahalaan gaya ng paghahanda sa mga kalamidad na madalas na tumatama sa ating bansa. Sa 4.1 trillion pesos sa budget ng buong gobyerno ngayong taon, higit 16 billion pesos ang budget sa research and development o 0.39% ito ng ating national budget. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong nakasabdi, WIZ. Maraming salamat, Sally. Samantala, isang kaso ng COVID-19 sa New Bilibid Prison na itala. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 3, Bert Mozo. Bert? Senyor, kinumpirma nga ngayon ng Bureau of Corrections na mayroon ng naitalang unang kaso ng coronavirus disease 2019 sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon sa Bureau of Corrections, ang lalaking inmates ay mula sa medium security compound ng New Bilibid Prison
sumailalaman niya ito sa isang medical check-up sa NDP Hospital noong Abril 17 at in-repair sa Research Institute for Medical Medicine. Isinailalam agad na ito sa COVID test at nang lumabas ang resulta ay nagpositibo ang naturang inmate. Ang PDL ay nakakonfine pa rin ngayon sa RITM na siya namang kauna-unahang inmate mula sa NDP na nagpositibo sa naturang sakit. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang sinasagawang implementasyon ng anti-COVID measures sa NDP at patuloy ang tracing sa nakasalamuha ng naturang bilanggo. Ang medical staff naman na umasikaso sa naturang inmates ay naka-quarantine na rin sa kasalukuyan. Ito's Patrol 3. Mercer Guda, 3 km de la Paz, DWIZ. Samantala, sa ilang pa mga paksa ng ulat at balita, pagpapatuloy po natin yan makalipas lang ilang patalastas. Philippine Standard Time, 4:40 makalipas ang alas 4 ng hapon. IZ Balita Nationwide. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Patuloy ang balitan, alas 4:17 na ng hapon, kinu-question ni Congresswoman Loren Legarda ang patuloy na pagpasok ng mga Chinese vessels sa Semirara Island sa Caloia Antique sa gitna ng ipinaiiral na lockdown sa naturang lalawigan. Ayon kay Legarda, batay sa nakuha niyang impormasyon, umaabot na sa 7 Chinese vessels ang na-inspeksyon ng Bureau of Quarantine, Bureau of Customs at Bureau of Immigration sa Semirara Island mula noong Marso 5. Sinasabi ang Chinese vessels ay sumusundo sa in-export na coal ng Semirara Mining and Power Corporation. Kinukwestiyon ni Congresswoman Legarda ang patuloy na coal exportation ng SMPC gayong hindi ito tinuturing na essential industry. Pinagpapaliwanag ni Legarda ang SMPC kung ano ang naging legal na basihan nila sa pagpapatuloy ng coal exportation at kung wala silang nilalabag na batas sa umiiral na restriction sa ilalim ng ipinatutupad na lockdown. Umapila naman si DILG Secretary Eduardo Anyo sa mga lokal na pamahalaan na padaanin ang mga sasakyang maghahatid ng OFWs patungong designated quarantine areas sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Kasunod na rin ito ng pagbabawal sa mga bus na may ihatid ang mga OFW sa quarantine facilities sa Batangas. Ang mga nasabing bus ay bumiyahe patungong Batangas sa kayang HGA ang mga OFWs, base na rin sa memorandum na inilabas ni DILG Regional Director Noel Bartolabac. Subalit iginit naman ni Batangas Governor Hermilando Bandanas na hindi siya sinabihan sa nasabing memo, subalit tiniyak namang padadala niya ng tulong ang mga nasabing OFWs. Samantala, sa ilang pangulat, pagpapatupad ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, sa isang partikular na lugar, kabilang sa tiyak na pinag-aaralan na daw ngayon ng Pangulong Duterte. Ang detalye niyan mula kay Patrol 17, Jopel Pelanio. Hindi inaalis ng palaso na posibleng maipatupad rin ang Enhanced Community Quarantine sa isang probinsya, siyudad, munisipyo at maging sa level ng barangay. Sinabi ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na ito ang mga opsyon na sigurado umano siyang kasama sa mga pinag-aaralan rin ni Pangulong Rodrigo Duterte bago magbigay ng deklarasyon sa kahinatnan ng ECQ sa Luzon na magtatapos na sa Abril at 30. Pero sa ngayon, Anya, ayaw niya munang magbigay ng anumang payag pagdating sa isyu ng ECQ dahil ayaw niyang pangunahan ang Pangulo sa kung ano ang magiging pasya nito. Inamin naman ni Roque na sa ginawang konsultasyon ni Pangulong Duterte sa mga eksperto, Dalubhasa at IATF ay iisa lamang ang kanilang rekomendasyon at ito, Anya, ay ang ipagpatuloy ang ECQ sa ilang bahagi na lamang ng bansa kabilang na ang NCR dahil sa mataas pa rin na kaso ng COVID-19. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo nag-uulat para sa Himpilang May Tonolakas, DWIZ. Samantala, pagsusulong ng panukalang tax reform sa panahong ito, bad timing ayon kay Senador Marcos. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Shelly Bueno. Shelly? Dahil sa labis na apektado ang lahat na economic activity na ng pinatutupad na enhanced community quarantine dulot ng COVID-19, sinabi ni Senate Committee
on Economic Affairs Chairman Senator Amy Marcos na napaka-bad timing ang pagsusulong ng panukalang tax reforms sa mga panahong ito. Ayon kay Marcos, ang tax reform measure ay hindi naayon sa kinakailangan at pinaplanong economic stimulus package dahil sa katunayan, bahagi nito ay ang pagkakaloob pa nga ng tax relief. Mahihirapan anya makalusot ang anumang panukala na magdadagdag ng buwis sa panahong ito na may COVID crisis. Ito dahil sa matinding tinamaan ng mga traditional na pinagkukunan ng revenue ng gobyerno gaya ng buwis, ito man ay individual taxpayer, corporate, customs duties, consumer sales at iba ba dahil halos natigil ang takbo na ating ekonomiya. O narito'y sinabi ni Acting NEDA Secretary Carl Chua na dapat isulong ng gobyerno ang tax reform program kung hindi ay mapipilitan ng gobyerno na mangutang para mapunduhan ang pangtugon sa krisis dulot ng COVID-19. Pero ayon kay Senator Marcos, sa halip na mangutang, moratorium na muna sa pagbabayad ng ating utang o ng interes sa ating pagkakautang ang gawin. Samantala, sinabi naman ni Senator Coco Pimentel na dapat tingnan o ripasuhin uli ang tinatalakay sa plenaryo ng Senado na panukalang Corporate Income Tax and Incentives Reform o yung CITIRA law dahil nabuo ito bago pa ang COVID-19 crisis. Makabubuti anyang masuri muna kung ano ang mga naging epekto at pagbabago sa ekonomiya at sa ekonomiya ng buong mundo dahil sa COVID pandemic. Ito si Patrol 19, Cell Your Tega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWI. Alas 4.22, dako tayo sa probinsya. 39 na pagyanig ang naramdaman na raw sa palibot ng Taal. Ang detalyan mula kay Mar Ulete sa Batangas. Mar, come in. Samantala, pinatili ang alert level 1 sa bulkang Taal. At inaasahan na maaaring ditong magbuga ng anumang oras ng mga minor ashfall ayon sa mga otoridad. Kaya pinalalahanan ang mga nakatira malapit sa bulkan na maging alerto at natiling permanent dangerous zone pa rin ang Taal Volcano Island. Dito ay mas lalong kinabahan ang ating mga kabayan dahil sa sunod-sunod na volcanic earthquake at tectonic earthquake na naitala ngayong araw mula kahapon na 39 na pagyanig. Kaya naman ang pakiusap ng mga kababayan natin sa Batangas na huwag sanang sumabay ang bulkang ito sa pandemic na naranasan ng ating mga kababayan. Nakaranas ng lindol ang bayan ng San Pascual, Bawan, Lemery, San Nicolas at Agoncillo. At nakapagtala rin ang mabini ng halos 6 na sunod-sunod na pagyanig mula kahapon na pinakamataas ay 4.6 sa magnitude alas 11:19 ng umaga. Kaya naman lahat ng ating mga kababayan ay kinakabahan kung ito ba ay may kinakaman sa paggalaw ng bulkang Taal. Pero ay sa mga otoridad ay laging maging handa at kalmado sapagkat anumang oras ay pwedeng magkaroon ng epekto ang mga pagyanig nito. At ito ang ating ulat mula rito sa Batangas, Mar Ulete, nag-uulat para sa Impilang Todong Lakas, DWIC. Thank you, Mar. Samantala, sa Ilocos Norte. Dumako tayo sa Ilocos Norte. Donasyon para sa Ilocos Norte. Patuloy ang pagdating. Alamin natin ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo ng Ilocos Norte. Ronald? Ilocos, ang pasasalamat ni Governor Macho Marcos Manotok sa mga grupong palaging nagbibigay ng tulong sa lalawigan tuwing may kalamidad at pinagdadaan ang krisis na kagaya ngayon na dulot ng COVID-19. Ayon kay Ginoong Marcel Tabihe, Local Disaster Risk Reduction Management Officer ng Pamalampa Lalawigan, marami ang patuloy na nagbibigay ng kanilang donasyon kagaya ng pera, personal protective equipment o PPE at marami pang iba. Inihayag niya na masaya ang gobernadora dahil sa kabila na dumadaan sa krisis ang buong mundo dahil sa COVID-19 ay marami pa rin ang may magandang puso na patuloy na nagbabahagi ng bendisyon ng may kapal sa kanila. Sinabi ni Tabihe na ang PPE ay naibibigay sa mga frontliners, lalong-lalo na sa mga doktor at nurses sa mga hospital dito sa lalawigan. Ipiniwanag niya na kagaya ng panahon ng kalamidad ay mabilis ang mga itong tumutulong sa lalawigan sa pagbigay ng kanilang donasyon bagamat konti lamang ang naibibigay na relief goods. Sa kabila nito, inihayag niya na ang mga dumarating na donasyon ay ang mga kailangan ng lalawigan para sa mas
epektibong panlaban sa COVID-19. Ay nating pinaklatest na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Aydon Domingo, nag-uulat para simpilang maitudong lakas, DWIZ. Salamat Ronald, sa lalawigang parehan, inirekomenda ng LPP o League of Provinces of the Philippines ang pag-aalis na ng ECQ o Enhanced Community Quarantine sa mga local government units na meron namang zero COVID-19 cases. Ayon kay Marinduque Governor Presbyterio Velasco Jr., Pangulo ng LPP, naalampasan na ng panahon ng quarantine ang incubation period ng virus ng 2 linggo. Sinabi ni Velasco na matagal na ang incubation period na halos 40 araw, subalit wala naman silang nakikitang infected sa kanilang probinsya. Binigyan din ni Velasco na ang mga island provinces tulad ng Marinduque at Romblon ay dapat na hindi sakop ng ECQ dahil isolated naman ang lugar na mga nabanggit. Maaari ang palawigin ng ECQ sa National Capital Region o Metro Manila at iba pang lugar na nakapagtala ng maraming positive cases ng COVID-19. Target ng PNP na makapagbukas ng COVID-19 testing facility para sa mga pulis. Ayon kay PNP Chief Archie Gamboa, tiwala siya mabubuksan na sa susunod na linggo ang sarili nilang RT-PCR o Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Facility na bagamat maliit ang capacity ay sadyang ginastos sa nila. Sinabi pa ni Gamboa na sasanayin ang matauhan ng RITM ang PNP Medical Officers hinggil sa COVID-19 testing procedures. Ang PNP ang nakapagtala ng 78 kumpirmadong kaso ng COVID-19 kung saan tatlo na ang nasawi at 12 ang nakarecover. Philippine Standard Time, alas 4:27:15. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Nakapagtala ang mga health authorities ng 10 bagong kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa mainland China. Gayunman nilinaw ng National Health Commission na bumababa na ang bilang ng mga tinatawag na imported cases. Ang mga asymptomatic patients naman na nagkaroon ng virus ng walang sintomas ay bumaba na rin sa 27 mula sa 42 kahapon. Bansa. Balitang pampalakasan. Interesado ang kampo ni Senador Manny Pacquiao na makaharap ng pambansang kamuoon sa si American WBO champion Terence Crawford. Ibinunyag ito ni top-ranked President Bob Arum matapos niyang lumapit sa kanya ang Team Pacquiao. Sinabi ni Arum na pinaplano nilang gawin sa labas ng Amerika na sabing labanan na anya'y tiyak na kabang-abang. Ang huling laban ni Pacman ay nantalunin si American WBA champion Kit Thurman. Balita pangkalusugan. Onyor, pakinggan mo to. Alam nyo ba na ang pag-inom ng alak ay nakababawas sa panganib ng pagkakaroon ng bato sa abdo? Eh, likor ba ni? Parang yan. Hindi mo magtatayo ng gravel and sand. Huwag ka magulo, nanonood si Boss Edgar. Ayon sa mga mandadaliksik ng University of the East sa Angolia, nakita sa pag-aaral na ang nakauubos ng 2 baso ng alak sa isang araw ay nagkakaroon ng malakas na panlaban sa pagkakaroon ng bato sa abdo. Iginiit ng mga researchers na nakita nila sa kanilang pag-aaral na malaki ang benepisyong dulot ng katamtamang pag-inom o yung tinatawag na moderations, lalo ng alak, dahil malaking bawas nito sa mga sakit na dapat sumasa katawan ng tao. Tama lamang daw ang pag-inom ng moderate na dami ng alak. Balitang showbiz! Pinaghahanda na umano ngayon ang pelikula na tumatalakay sa buhay ng American singer na si Whitney Houston. Ang pamagat nito ay I Wanna Dance With Somebody, na isa sa mga biggest hits ni Houston at suportado ng kanyang longtime record producer at mentor na si Clive Davis. Inilarawan ni Davis ang pelikula bilang joyous, emotional at heartbreaking celebration ng buhay at musika ni Houston. Matatanda ang naging matagumpay si Houston sa kanyang karera, pero ito rin ang naging daan upang masadlak siya sa drug addiction at trahedya. At balikan natin mga kaibigan, subay nyo sa pang-edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIZ. May todong lakas! Balitang sigurado! Tapat na serbisyo! Sa komentaryo, numero uno! Ayan! Sa alam po naman ni Engineer Jared Barreto, kami ang inyong mga tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. At babalik sa Senyor para sa palatuntunan. Alas 4:30 na. Teka!
IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide.